Hey yo, welcome to Pimp Your Food. Let's turn this into this. Hey, crispy chicken skin na merong chili, garlic, chicken oil. Let's go. Tama ang inyong narinig. Dalawang recipe ang gagawin natin ngayon. So unahin natin gawin ang spice blend. Meron ako ditong garlic powder, onion powder, salt, pepper, 5 spice at paprika. Yan. Kung wala kayo niyan, pwede kayong gumamit ng all-in-one seasoning mix tulad ng ginisa mix or magic sarap. Tapos lagay nyo lang ng asin at paminta. Pwede na rin yun. Haluin nyo lang mabuti tapos ilagay na natin sa ating mga chicken skin. So sa chicken skin natin, hanggat maaari, i-dry nyo. No, mawala yung mga moisture hanggat maaari kasi para mas madali nating iprito mamaya. So yan. Haluin nyo lang na mabuti. Ilagay nyo yung spice blend hanggang kung gaano karami ang inyong gusto. Tapos, haluin syempre para kahit pa paano makoat lahat ng chicken skin natin. Ayan. Tapos kapag okay na, pwede na muna yan. I-set aside ng 10 to 15 minutes para lang kumapit yung mga spices na nilagay natin sa chicken skin. Tapos pwede na natin yung iprito. Tama ang nakita nyo, malamig na kawali. Tapos, nilagay ko na ang chicken skin, then bubuksan ng apoy sa katamtamang lakas yon. Tapos wala akong mantika na ginamit kasi nga pipirituhin natin to sa sarili niyang mantika. So medyo matagal ang proseso na to. Pero kasi kaya ganito ang ginawa ko kasi gusto kong makapag-render ng fats mula sa chicken skin kasi nga yun ang gagamitin ko sa chicken oil na medyo i-upgrade natin. Stick lang kayo, mamaya papakita ko ang recipe. So ayan, habang nagpiprito tayo, please paki-like nyo ang Pimp Your Food sa Facebook. Tapos syempre, paki-like na din ang Workaholic, ang aking merch. Yan, search nyo lang ang Workaholic sa Facebook. Tapos kung gusto nyo ng cash on delivery nationwide, puntahan nyo lang ang Workaholic team sa Shopee. Yan, ayan, mapapansin nyo, medyo lumalabas na yung mga mantika niya. Tapos medyo alagaan nyo lang din sa halo para naman hindi lang yung ilalim yung naluluto. Ayan. Kung mapapansin nyo, parang marami yung chicken skin kanina, pero pag naluto yan, kakunti na lang yan. Kulang 1 kilo yung nabili ko, siguro 999 grams. Hindi pala ano yan. Sobra lang ng konti sa 3/4. Yun. At dahil wala tayong nilagay ng mantika dito, nako, sobrang puro ng ating chicken skin. Yan ang sobrang puro ng ating chicken oil. Yan ang totoong chicken oil na hindi lang mantika na nilagyan ng atsuete. Yan talaga, chicken oil yan. Tapos mapapansin nyo, medyo may kulay yung mantika natin. Gawa yan doon sa mga spice blend na nilagay natin kanina. So hindi lang yun, pati chicken skin natin yan, magkakaroon yan ng medyo mapulang kulay na talagang mukhang masarap, itsura pa lang. So nakita nyo naman, naligo na talaga sa mantika yung mga chicken skin natin. So binubuhagan ko lang kasi nagyakapan sila para mas madaling lumutong. Ayun. Pero huwag nyo masyadong palutungin dito sa lutuan kasi baka masunog. Kasi pag hinango nyo yan, magkukontinyo pa rin yung luto nyan eh. Diba? Kaya kapag hinango nyo yung papahanginan nyo pa yan ng konti, palamigin ng konti, tapos lulutong pa yan. Yan, tulad yan, hanguin ko, papatiktikan. Make sure na konting oil lang yung masama. Tapos, kung meron kayong wire rack, doon nyo ilagay para palamigin. Ako wala, nilayer ko lang siya ng maayos. Yung hindi patong-patong. Kasi pag patong-patong yan, hindi yan lulutong pag lumamig. Yun. Make sure nyo lang na naka-flat sila ng maayos. Tapos yan, gawin na natin ang ating garlic chili chicken oil. Syempre, kailangan natin ng pininong garlic at pininong chili. Dried ang ginamit ko, pwede kayong gumamit ng fresh. Naglagay lang ako ng laurel para sa aroma. Tatanggalin ko rin yan mamaya pagkatapos. Pwede kayong maglagay ng asukal. Tapos yan, habang mainit yung chicken oil, nilagay ko na dyan sa ating spices. Ayan. Tapos hayaan lang natin yan mag-sit ng mga medyo matagal. Pero ako, 10 minutes lang ginamit ko na kasi gutom na ako. Tapos yung mapapansin nyo, ayan. Medyo nag-ipon na yung kulay. Syempre, mas matagal yan nakababad. Mas lalalim yung pagkapula niya. Tapos, mas lalasa yung bawang at yung sili. Pero yan, gamitin na natin. Sabi ko, gutom na ako. Meron lang ako dito kanin. Tapos, nilagay ko na ang mga chicken skin. Yan, hindi ko ubusin yan for presentation purposes lang. Tapos, naglagay lang ako ng konting yan, chili, chicken oil sa kanin. Konti lang kasi yung mamantika na itong kakainin natin. Pero yan, okay na okay na yan. And now, look at that. O, diba? Panalong panalo yan. Naalala ko tuloy dati ng high school.
chicken skin ng pinangsalba ko noon dahil ayan talaga binibili kong street food tapos inuulam ko sa kanin. Ayan, masarap yan. So, next time na gagawa kayo ng chicken skin, sana itry nyo tong method na to kasi tipid sa mantika tapos magkakaroon pa kayo ng libreng chicken oil na pwede nyong gamitin sa mga inihaw. So, baka mag-insal ako sa future episodes natin, o, diba? At yun nga, sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Sana subukan nyo kasi panalo to at talaga namang mapaparap ka na lang sa sarap. Eh, chicken skin, sa lutong hindi bitin, mapaparami ng kain sa kanin, huwag mong tipirin, basta hinay lang. Sa chili garlic chicken oil, baka blood pressure natin na ay biglang nang mag-boil. What? Basta my food, always in the mood, eating like a king, as I should, do it yourself, it's so good. Hanggang sa susunod na Pimp Your Food. Yeah, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Yo guys, please check out Markel, ang footwear brand ng aking misis. That's Markel on Facebook and Instagram at Markel PH naman sa Shopee. Cash on delivery nationwide. Shoutouts kina Prince Montserrat, kay Aljo, kay Kurt Kaayohan, kay Carlitz Mangabat, kay Voids, kay David, kay Kusi at Clark Manalo, kay Bon Juno Rambawa, kay Joseph Gomez at kay Marlo Damian. Yan. Shoutout sa inyo. Next time naman yung iba. Peace!